This episode is powered by TUOS, Open Arms Organization, and Aslex PH Academy. Antonio Brown once said, "The journey is never ending. There's always going to be growth, improvement, adversity, and you just got to take it all in and do what's right. Continue to grow, continue to live in the moment." For our finale episode, makakasama natin ang mga distinctively handsome Pangasinenses mula sa bayan ng Bayambang at ng Asingkan. Please welcome Lowell Darius Mabanglo and Rilan Aguilana. Hi Lowell, hi Rilan, kumusta kayo? Hello sir, ayos naman po. Ito, naka-rest day ako ngayon and katatapos lang din nag-dinner. Kayo sir, kamusta? Kois, kamusta Lowell? Hello sir, hello Kuya Rilan, okay naman po. It's finally happening. Welcome to the finale episode of Word from Home. And of course, maraming salamat sa pagkabaunlak nyo dito sa ating interview tonight. And dahil malamang sa malamang ay hindi pa kayo ganun kakilala ng mga viewers natin sa mga platforms kung saan ito naka-broadcast ngayong gabi, gusto ko sana na magpakilala kayo sa kanila. Ano nga ba yung inyong pangalan? Taga saan kayo and ilang taon na kayo and of course, ano yung pinagkakaabalahan nyo sa ngayon? Let's start with Rilan. Hi guys, I'm Rilan Asidor Aguilana, 24. I'm turning 25 this coming 16th of April. I'm proudly from Asingan, Pangasinan and I'm currently working as a certified customer care professional in an international bank. And aside from that, I'm also working as a financial advisor under Sun Life. Hello everyone, I am Lowell Darupi Mabanglo and I am from Bayambang, Pangasinan. So as of now, I am taking Bachelor of Secondary Education, major in English at Pangasinan State University, Bayambang Campus. Yes, so I am taking Bachelor of Secondary Education, major in English, as I have said, and I am now a fourth-year college. Okay. Nice to hear a little background about yourself. So, let's start with Lowell. Lowell, gusto ko lang malaman bakit related to education yung course na napili mo, na i-take ngayong college ka na. Yung mother ko kasi is a teacher and also my grandmother. Well, parang siguro lahat ng family ko galing sa teaching profession. So that's why finalo ko yung steps nila. And andun na rin yung eagerness to teach people na rin siguro po. Was it really your dream? Simula bata ka? Actually, sir, my dream is to become a psychologist po talaga. Ayun po talaga yung gusto ko, maging registered psychologist. But nung senior high po ako, then nag-report po ako sa isang subject. Then sabi nung teacher ko, may potential kang maging isang teacher, sabi niyang ganyan. Bakit hindi mo subukan, sabi niyang ganon. That's why, tinanong ko yung sarili ko, kaya ko bang maging teacher, sabi ko. So, during enrollment ng college, actually, nagdalawang isip talaga ako, sabi ko. Ipupursue ko ba talagang teaching or yung dream ko talaga maging psychologist. But then, naisip ko din, ang daming bata na hindi makabasa. Sabi ko ganyan, paano kaya kung maging tulay kaya ako ng mga batang yun para makapagbasa, makapagsulat. That's why, ayun, nag-come up ako na teaching profession talaga. Thank you, Lowell. Punta naman tayo kay Rilan. Rilan, you have been working in an international bank as a certified customer care professional. So, gaano ka na katagal na nagtatrabaho dito sa particular company na ito? Almost a year na din po, sir. Simula nung after taking the board last year, I decided to apply in this company because I want to explore something new na malayo sa profession ko as a teacher. So, yeah, grateful na nasa company ngayon ng international bank. Yun nga sana yung gusto kong itanong sa'yo eh. So, why after pursuing education,
bakit ka napunta sa field na ito? What was the turning point na nagpa-decide sa'yo na lumipat ng ibang field as of the moment? To answer your question, sir, we're actually after taking the board for teachers, I decided to go back here in Manila po para bumalik sa dati kong trabaho. Unfortunately, my manager told me that my table is not yet set up. So, hindi pa ako pumasok sa office that day. And then, I was sitting on the bench sa may mobile po. And there is a one guy. There was a one guy na nag-approach po sa akin. If naghahanap daw po ako ng trabaho. Then, sabi ko, yes. So, that's doon po nangyari yung lahat. I was interviewed that day and I was hired. I was, so yun po, doon po nangyari lahat. Hindi po siya pinano. It was all accidentally happened. So ito na nga yung mga ano, no, yung mga accidents na magandang i-look forward. Ito yung mga accidents na may dalang magandang blessing para sa'yo. Kaya naman, I'm very happy, Rilan, that you took the risk of changing paths, and I'm sure that you are happy right now. At this point naman, so, gusto ko malaman kung ano ba yung mga bagay na madalas niyong pagkaabalahan. So let's start with Lowell. Ikaw, Lowell, ano ba yung mga bagay na madalas mong ginagawa aside dun sa pag-aaral mo? Being a fourth-year student po, ngayon po kasi nag-OJT na ako, I am a student teacher. Ngayon, may mga students po akong hindi makabasa. Actually, hindi ko sila students. Mga high school talaga sila. So, nilalaan ko yung mga free time ko to teach them how to read. So, doon ko na lang binibigay lahat ng oras ko na natitira. Para at least, syempre, makabuluhan yung mga bagay na ginagawa ko kahit na hindi ako nag-aaral. Kasi the more I teach, the more I learn din po eh. Ganun lang po yun. So, ayun po. So, ibig sabihin, Lowell, yung free time mo, mas dinedevote mo sa volunteerism, yung pag-tutor, yes, ng libre sa mga bata. So, itong mga batang ito ay taga saan naman sila? Somewhere dito rin po sa Bayambang, pero far-flung areas po talaga, as in mahirap pong magkaroon ng signal sa kanila. That's why may mga nagsama po ako ng ibang volunteer teachers po na magturo din, na nag-aaral din sa PSU Bayambang. And kami po yung mga nag-help sa mga bata. Nakakatuwa naman pakinggan yung kwento mo, Lowell. At least talagang super makabuluhan ng free time mo. Punta naman tayo ngayon kay Rilan. Ikaw naman, Rilan, ano yung mga hobbies mo? Well, sir, aside from sa trabaho ko as a customer care professional, isa po sa pinagkakabisihan ko is client meeting po, sales meeting, doon po sa trabaho ko as a financial advisor ng Sun Life po. So talaga yung hobby mo po, doon pa rin sa part-time mo, doon pa rin talaga nakadevote, no? Totoo, sir, totoo po. Talagang grind, grind, grind hanggang matupad lahat ng mga pangarap. Wala pong nasasayang na oras, sir. Napaka-productive naman ng ano ng oras mo. Ngayon naman, Rilan and Lowell, kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, choose 3 adjectives that will describe yourself. Paano nyo ipapakilala ang mga sarili nyo sa mundo? Well, para sa akin po, the 3 words that could describe me or myself is it's gonna be disciplined, goal-oriented, and morally upright. So, yun po. Those are the 3 words that could, describe me. So, Rilan, gusto ko lang malaman, what is your ultimate goal? To be honest, sir, my ultimate goal is to be financially stable po and to achieve not only my dreams, but also to achieve my mom's and my dad's dream na maging okay po kami sa family yet. I mean, financially okay,
and makapag-build po ng sarili naming bahay. Kasi yung tinitirhan po namin ngayon is sarili naman po naming bahay pero hindi po sa amin yung lupa. So, kailangan mag-work ng mag-work para ma-achieve yung goals na yun and mapagtapos ko po yung bunso namin sa pag-aaral. Wow, napakabait naman na anak. And, you know, I am sure that sooner or later, lahat ng mga dreams mo, matutupad mo because ikaw ay napakasipag na tao. And, yun nga, hindi ka napapagod at hindi ka tumitigil na abutin itong pangarap mo. So, good luck with that. Punta naman tayo kay Lowell. Ikaw naman, Lowell, how would you describe yourself in 3 words? Siguro kung i-describe ko yung sarili ko in 3 words, it would be a dreamer, an astonishing, and also hardworking. Lowell, ano pa yung ibang dreams mo sa buhay? Siguro po, mabigyan ng magandang buhay yung parents ko. Yun po yung pinaka main goal ko sa as of now po. Gusto ko silang ipanalo sa lahat ng laban sa buhay. Kasi siguro ako na yung, ito na yung time para makabawi sa kanila. And nasa edge of glory na ako eh. Andito na ako. Itutuloy-tuloy ko na for them. And siguro ito rin naman talaga yung ultimate dream ng bawat isang anak. Na, di ba, madalas talaga, if not all, pero marami sa mga anak yung tumatanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Na for all the sacrifices, the hard work, sa mga pagkain tinis hindi kainin, sa mga bagay na hindi binili dahil kailangan nating mga anak. Siguro, ito talaga yung pagkakataon natin na meron tayong choice to give back, repay them, and give them a comfortable life. And I am with you in hoping na sana itong mga dreams natin for our parents, matupad natin siya para talagang mapangiti natin sila and they can live a comfortable life in the near future. So, ito, last question natin sa ating first part ng interview. Gusto ko lang malaman, meron ba kayong hidden talent na hindi pa na-discover ng ating mga viewers o kahit ng mga co-candidates ninyo or ng family ninyo? Ikaw, Rilan, meron ba tayong tinatagong talento saan? Well, when it comes to talent naman po, sir, hindi ako ganoong katalented na tao. I don't do dancing or even singing, pero I can do hosting naman po. Hosting of events. And what I do love is public speaking po. Minsan, ganun po. I love talking with people in public. Nice! How about you, Lowell? Ikaw, ano ba yung talent mo? Aside from singing, sir, I'm doing a craft. Mahilig po ako sa arts. Isa rin po yung siguro sa dahilan kung bakit nag-educ ako kasi gusto kong maggupit-gupit, mag-design, mag-drawing, and to present my arts with my children, students. Ganun po siguro. Naku, ayoko na mga gupit-gupit na yan. Hindi man tayong gupit ko lagi. Kaya kapag gumagawa po ako ng IMs, talaga excited po talaga ako, instructional materials. Ay, matutuwa yung mga bata dito. Ganito, ganito. Ay, pakulo lagi. Pero Lowell, ano, for the past nights kasi marami tayong mga kings na nag-sample ng kanilang singing voice. So pwede mo ba kaming bigyan ng kahit konting patikim lang ng iyong singing talent? Kahit mga 3 to 4 lines lang. Totoo. Sige po, sige. Subukan natin. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan, binibigyang kulay ang larawan na para bang ikaw ang nag-isang bituin, nagsisilbing buwan at kapiling mo. Okay na po ba, sir? Yay! Medyo paus mo kasi ako. Yan, maraming salamat sa pagkanta. Talagang hindi ka nagpahuli dahil itong mga kapatid mo dito sa MIPH Pangasinan, ang dami rin mga nagsikantahan at may mga nagsayawan pa din. At may umacting din. So maraming salamat, Lowell, for showing us your singing prowess. And dahil tapos na tayo sa first part ng ating interview, pupunta na tayo
The second part, kung saan gusto kong mas malaman pa yung reason ninyo on why you joined MIPH Pangasinan. So, before talking about those things, gusto ko lang malaman, Rilan, ikaw ba, matagal ka na bang sumasali ng mga pageants? Yes, I guess so, sir. I started joining pageantry when I was 18 years old. I was second year college on the day I started joining pageantry. So almost ilang years na din po. And how was the experience? Ano bang klase ng pageantry yung pinag-uusapan natin dito? Ito ba school-wide, municipality, provincial? Paano ba? Well, nice question, sir. I joined pageantry sa school, sa university po namin. And municipality, barangay pageant, dumadayo din po ako. Para sa premyo, so barangay pageant po. Provincial, regional, and even national, nakapag-national na din po ako. Wow! Talagang, yes. Ano pala, no? Veterano na talaga. Hindi naman po, sir. Pero yun lang po. At actually, yung pagsali po ng pageantry, sobrang laking tulong niya po sa akin to boost my confidence. And yan, that's why na-achieve ko po yung pagsasalita, public speaking na hindi gaanong kinakabahan. Wow, lakas ng loob. Pero yun nga po, sobrang laki po talaga ng tulong ng pagsali ng pageantry. Na-discover ko yung iba't ibang aspect ng life ko, ng sarili ko as a Rilan. And isa din po yung pagsali ng pageantry yung nagparal talaga sa akin sa college. How about you, Lowell? First pageant ko po ata is when I was in high school. Mm-mm. Nag-try ako intramurals. Tapos naalala ko pa nun hindi ako nakuha, hindi po ako nanalo. Kasi my sister is a beauty queen. So sabi niya, bakit hindi mo subukan? Sabi niya, ganyan. So tinry ko intramurals, pero hindi ako nanalo. Pero siguro dahilan na rin yun para mas i-level up ko yung sarili ko. Ginawa ko inspiration yung pagkatalo kong yun. So pinaganda ko yung katawan ko, nag-exercise, nag-sleep ng 8 hours. At syempre kailangan yun, nagbasa-basa, nag-training ng pasarela, ng Q&A. Ayun po. Nice. So, eto ako ngayon. So, nakakatuwa naman pakinggan yung kwento nyo sa pageantry. Si Rilan, nasabi niya kanina na kahit pa paano, marami na rin siya masalihang mga pageants, and he's really, after the experience and of course, dun sa prize na pwede niyang makuha, kasi it helped him na maitawid yung kanyang education before. And si Lowell naman, he said na despite hindi siya nakuha nung first join niya sa pageantry, he used it as a motivation para mas maging better at mas maging handa in the next pageants na pwede niyang tahakin pa. So, ngayon, gusto ko lang malaman what motivated you to give pageantry another try, this time with Mr. International Philippines Pangasinan. Well, for me po, to achieve the dreams of my mother to see me walking on the long stage sa TV po, and also to satisfy my dream or to achieve my dream na makapag-national po ulit at yeah, manalo sa national level po. One of the reason bakit po ako sumama is to of course para maging proud po yung bayan ko sa akin, which is Bayambang. Kasi in this way, siguro may papakita ko na very proud ako na maging isang Bayambanggenyo, na maging isang na isang Pangasinense. At hopefully, may represent ko ang Pangasinan sa Mr. International Philippines. Ayun. And dahil bukas na nga gaganapin yung inyong finale sa Urdaneta City, gusto ko lang malaman ano ba yung mga paghahanda na ginawa ninyo in order para
bukas na bukas ay makuha nyo yung isa sa apat na corona na ipamimigay natin during the finals night? Well, for me, aside from preparing ourselves, especially reviewing something, social issues, current events, and of course, we also have to prepare our body. Yes, kasi they consider our physics as well. And of course, enough sleep. Dapat po, mayroon kaming sapat na tulog. So, yun po yung mga pini-prepare ko para sa finals bukas. And also yung composure. Kailangan ko po makompose yung sarili ko para sa big battle tomorrow. Para sa akin naman, yung preparations na mga ginagawa ko is first, sleep. Kailangan yun. Tama naman si Kuya Rilan. Kailangan ng enough sleep. Pangalawa, meditation. Nagme-meditate po ako before mag-review na mga possibles na possible na itanong sa amin, of course. Pangatlo is, syempre kailangan mentally focused ka sa goal mo. Dapat alam mo yung sinasalihan mo. Bakit, ano nga ba yung ano, dahilan kung bakit ka sumasali? Yun lagi yung iniisip ko eh. Kung ano yung root ng pinagsama ko dito. So, ayun. Hanggang pasarela, of course. Kung paano maglakad, ganun. Mukhang handang-handa na kayo para sa big night bukas. Alam nyo ba, ay ako'y paluwas na rin mamaya. And I shall see you tomorrow. Live na live dyan sa Ordoneta dahil tayo na imbitahan director at of course ng inyong organization. So, I'll see you tomorrow at sana ibigyan tayo ng pagkakataon na magkausap-usap bago magsimula yung ating finals night. Yeah, medyo nabubulol na ako sa excited din ko dahil talagang kanina ay nag-pack na ako ng aking mga gamit. I'll be staying there for at least 2-3 days. Ganyan. So, I'll see you. Pero bago natin pag-usapan yung aking pagpunta dyan sa Pangasinan, eh gusto ko lang din malaman kung ano ba yung advocacy na pinaglalaban. Dahil, in recent turnout of events, nakita natin na hindi lang pagandahan at pagwapuhan ang mundo ng pageantry. Diba? Ngayon, nakita natin yung importansya ng advocacy ng isang candidate. So, kung mabibigyan kayo ng pagkakataon to use the platform of the Mr. International Philippines and the Mr. International, ano ba yung causes or advocacy na gusto nyong ipaglaban at gusto nyong dalhin sa international stage? For my advocacy, I called it Kariton ng Pag-asa, which aims to give free tutorial service every weekends to all the youth, most especially to the street children. And way back 2019, I started this advocacy. And up until now, actually, wherein I used to service the youngsters in my community every weekends. And with my profession as a licensed professional teacher, I entasked myself to push this advocacy. I teach them with basic reading, writing, listening, and basic mathematics as well. And every session, I also somehow push every kids to showcase their talents, to build their confidence, and to develop their capabilities as well. And with this action I'm doing, I believe that I'm not just their teacher, but also I am their passport to achieve their goals in life. And then I strongly believe that it's a strategic and wiser choice in life to achieve this bright and great future for our country, knowing that the ambition of a youth is a glimpse of a hope for the unknown future to our country. Wow! Very nice advocacy, Rilan. Ngayon punta naman tayo kay Noel. Ikaw, ano naman yung advocacy mo? Yes po, my advocacy is to give spotlight those people, especially youth, with hearing impairments and speech defects. So, as a future language educator, gusto kong magbigay ng pag-asa sa mga kabataan na hindi makapagsalita. Gusto ko na ilabas yung mga talents nila, yung ideas nila, and yung kakayahan nila sa mundo, of course. Gusto ko ako yung maging tulay para i-bring out pa yung talents nila.
Nako, nakakatuwa naman. Ang sarap pakinggan ng mga advocacies ninyo. And yun nga, I am hoping na sana sooner or later ay mabigyan kayo ng pagkakataon to use the platform of MIPH and of course ng Mr. International para mas marami pang tao yung makaalam dun sa advocacies na pinaglalaban ninyo. So, at this point, pupunta na tayo sa exciting part ng ating, not the competition, but of course, ng ating interview dahil tayo ay pupunta na sa ating mock Q&A. So, I have prepared two questions for Rilan and two questions for Lowell, and pwede itong sagutin in English or in Tagalog. And yeah, just speak your mind, just speak from the heart, and there is no right or wrong answer for these questions. Let's start with Rilan. Rilan, your question is, there is a saying that all we need is love. Apart from love, what else do you think we need? We're actually with that saying, all we need is love. So what we need is most especially respect. We could not achieve that love if we didn't have that respect. I was falling in love before. This is based on my experience. I have that love, but there's no respect in my end. So aside from love, we must have also respect. Respect is a must than love. Thank you very much, Rilan. Now it's time for Lowell to answer his first question. Lowell, as a Filipino citizen, you must be updated on events happening about you or happening around the country. What particular current event affects you the most and why? What event affects me the most? It would be to held Mr. International Philippines here in Pangasinan. We live in a society today where we are very thankful to have a varied array of people, men, women, and now the LGBTQ community. And the beautiful thing about that is, instead of debating, contradicting, and creating problems, we created platforms like this and significant projects that benefits everyone in society. We accepted the beauty in which it would be understood for each individual, regardless of their skin, intellect, talent, years, gender, and of course, the weight. You know what? I am weighing now 82 kilograms. Syempre, you know, kapag ganito daw kabigat, hindi daw pwedeng sumama sa mga pageant, sabi nila. But you know what? Nung narinig ko na merong ganitong patimpalak sa Pangasinan, sabi ko, this is it. This is the time. So I grabbed it. And I am very thankful for those organizers na nag-build nitong organization na to. Thank you very much, Lowell. Such an empowered answer. Now, this time, we go back to Rilan. Rilan, this is your second and final question. Do you think that being a beauty pageant titleist is a plus in landing a serious job? Somehow, yes. But we should not speak on that. And though, aside what I say, I believe that once you become a title holder in a pageantry, somehow it's plus in order for you to land a good job. Knowing that once you have the title, you will have a great platform, you have the name, so that you will have the people, you know, the attention, most especially those brands that are looking for their ambassadors. And I believe that once you become an ambassador, that will be considered as a good job. It's up to you on how you handle it. But as what I said also, you just don't settle down on that thing. You must aside from being a title holder, you must also finish your education. So in case mawala na yung trabaho mo as an ambassador, at least may backup ka na pwedeng applyan pag nakapagtapos ka ng pag-aaral. Yun lang po. Thank you very much, Rilan. That's a very nice answer. Now, for Lowell's final question. Lowell, if you could go back in time, what would you change and why? If I'm going go back in time, I would change
nothing because I love who I am today and all that experiences, bad or good, it is the part of my life kung ano yung ano ako ngayon. And that is very helpful for me. And I love those experiences because negatives or bad experiences taught me so many lessons in life. That's why I love who I am today. Yun po. Maraming salamat, Lowell. At dahil na-impress ako sa mga sagutan na ginawa ninyo, I have an additional question for both of you. Okay? So, ang question ko na unang kasagutin ni Rilan is, why do you deserve to be the first ever Mr. International Philippines Pangasinan? Why I deserve to be the first ever Mr. International Philippines Pangasinan? Well, aside from those experiences I had when it comes to pageantry, I believe that I have enough experience to represent our province, Pangasinan, on a national stage. And I can't say that I'm 100% prepared, most especially with my physics, with my beauty. However, I can work on that. And aside from those things, I deserve to be the first ever Mr. International Philippines because I have the advocacy which promote not only for my own but also for the organization and for the organization of Mr. International Pangasinan as well. And aside from those things, I have from the platform that MIPH Pangasinan could offer to me, we can raise some causes for my advocacy and to be a voice to those voiceless and to be the hope of those hopeless people. Thank you. How about you, Noel? I deserve to become the next Mr. International Philippines Pangasinan because I am proud to say that I also considered myself as empowered Pangasinense. You know what? Growing up, I experienced bullying and discrimination because of my body figure. But that experience doesn't stop me for who I really want to be. A man who embraces his weaknesses and turns it into his strength. So my advice to all Pangasinenses out there is to love and accept what you are today. Because by doing that, you are capable of doing anything and everything, especially your dreams in life. Thank you. Maraming salamat to both of you, Lowell and Rilan, sa napakagandang sagutan. And I can't wait to hear you talk tomorrow sa ating finals night. Pero at this point, ibang talk muna yung gagawin natin. Ito na yung exciting part talaga. This is our fast talk. During our fast talk, no explanations at mabilisang pagsagot lang. Handa na ba kayo? Okay, let's start with Rilan. Rilan, may isang turista na pupunta sa Pangasinan. Saan mo siya dadalhin? Sa Pataw Beach po. Lowell, mayaman o masaya? Masaya. Rilan, biglaan o pinagplanuhan? Biglaan. Lowell, pretty or smart? Pretty. Rilan, maasim o matamis? Matamis. Lowell, patigilin ng oras o i-rewind ng oras? Patigilin ng oras. Rilan, morning person or night owl? Night owl. Lowell, black or white? Black. Rilan, ulan o araw? Ulan. Lowell, adobo or sinigang? Adobo. Rilan, best food sa Pangasinan? Kakanin. Lowell, free meal or free wifi? Free meal. Para sa inyong dalawa, what is the best thing about being a Pangasinense? We are hardworking people. We are beautiful people here in Pangasinan, of course. Complete the statement, I am a distinctively handsome Pangasinense because... Because I believe that I possess the quality of a Pangasinense, and that is we are gracious, family-oriented, religious,
respectful, and most especially hardworking people. I have a caring heart and a helping hand. Thank you, Lowell and Rilan, for joining us tonight, and I wish you all the best in your Mr. International Philippines Pangasinan journey. Before we end our conversation, what is your word from home? So tomorrow, guys, I'm looking forward for you to see us, the 23 lovely candidates for Mr. International Philippines Pangasinan 2023. So there, we will give you a great show. So you must be there. Catch us at Urdaneta City, Pangasinan, 4 p.m. onwards. So ini-invite po namin kayo to watch us, 23 dashing candidates. So kita kits. Season 3 na tayo, mga mahal. Your friendly kakwentuhan is back. Join me again in our next episode as we meet more people and learn from them. I am Armir, and this is Word from Home.